Bakit nagagawa ng ibang merchandise ang mag-time padding? Ano nga ba ang posibleng dahilan? Yan po ang pag-uusapan natin sa vlog na ito, mga ka-dice. Bago ang lahat, ano nga po muna uli yung time padding? Ito po yung pagdedeklara ng araw ng pasok sa DTR nyo na hindi nyo naman talaga ipinasok. Yan po ang simpleng explanation dyan. Okay? Ngayon, bakit nagagawa ng ibang mga merchandiser yan? Ano nga ba dahilan? Number one po, udyok ng mga tropa o mga kaibigan. Sa buhay merchandiser, meron talaga tayong makikilala at makakasalamuha na talagang matinik, mautak at hindi gumagawa ng maganda. So, disclaimer, hindi ko po nilalahat. Ano? Na andyan yung uudyokan ka, pare, try mo, wala namang rorota sa'yo. Pare, ako na bahala dyan. Oo, pare, pag may rumota. Mga ganyang bagay. Ano? Yan po ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nagagawa ng ibang dicer ang mag-time padding. Number 2, hindi ng pangangailangan, mga ka-dicer. Yan po ay narinig ko na sa ibang merchandiser na kaya nila nagagawang mag-time padding eh gusto nilang ipasok yung kanilang mga absence dahil nga sa kailangan nila ng pera, dagdag kita, pero hindi naman nila pinasok. No? Yan po ang nakikita ko. Hindi ng pangangailangan, mga ka-dicer. Number 3, kaluwagan ng outlet. Alam niyo, ka-dicer, ano, dito sa mga outlet na napakaluluwag, especially kung ang isang dicer ay store visit at napakaluwag ng outlet, ano, mga ka-dicer. May ganyan po na pagpasok mo, withdraw ka lang, display, tapos pwede ka nang lumabas dyan. No? At ikaw naman ay hawak mo ang oras mo dahil store visit ka, pwede ka nang umuwi dyan ng maaga. Kahit na meron ka naman talagang oras sa outlet na yon, or allocation time para maasikaso yung outlet na yon. Yung iba hindi na tinatapos, umuwi na lang. Pero yon ay pumasok naman pero hindi niya po tinapos. Magaling kang kupal ka. Consider as time padding pa rin po yon, di ba? So yan po, kaluwagan ng outlet, isa po sa nagiging dahilan kaya natutukso ang dicer. Okay? Sumunod ka dicer, yung galit. Maaring galit mo sa yung coordinator, sa yung ahente, sa yung mga supervisor. Alam nyo, may mga iba din kasi mga co-or or client na lintek makapahiya sa dicer. Alam nyo po yan? Kahit nasa selling area ka, bubulyawang ka, marami nakakakita. Ano? Ayan, nagiging dahilan din po yan ang paghihigante at galit. No? Sige, ganyan ka ha. Babawiin ko kayo, tatayin pa din ko kayo. Diba? Ayan po, isa rin po yan sa nagiging dahilan. Sumunod ka dicer ay yung galit pa rin pero sa outlet na. Bakit? Kasi po may mga outlet po na sobra talagang hihigpit na akala mo naman ay napakagagandang outlet. Gagantihan ka niyan, ah, ginaganyan niyo ako ha. Tapos may outlet pa na pag absent ka, may charge ka. Di ba? So kaya nagiging thinking ng ibang mga merchandiser eh, ipasok na lang yung absent nila para dun sa magiging pambayad dun sa absent nila. Biruin mo, absent ka na nga, charge ka pa. Eh kung ang penalty ng outlet mo ay 500, tapos ang rate mo lang ay 435. Oh, eh di pa paano yun? Eh di lugi ka pa ng 65 pesos. Di ba? Kapakasakit no, no? Mga ka-dicer, ha? Huwag po kayo magagalit sa akin. Dahil hindi ko naman po nilalahat ng dicer ay ganyan. No? Ito lang yung mga posibleng dahilan kung bakit nagagawa ng ibang dicer. Pangatlo, ka-dicer, galit uli. Saan naman? Sa opisina. Bakit ka mo? May mga pangyayari ka dicer na minsan kulang ang sahod mo, minsan di nababayaran OT mo, minsan may kaltas sa'yo, di may paliwanag, no? So yun, babawiin niya ni dicer. Ah, ginaganyan niyo ako ha. O sige, bawian ko kayo. Total, wala naman rumuta sa akin eh. O, yan, ganyan po yan. Di ba? So yan mga ka-dicer, no? So, sa tingin ko, yan lang po yung nakikita kong iba't ibang mga dahilan bakit nagagawa ng ibang dicer ang mag-time padding. Okay? Again, ulitin ko, disclaimer po, no? Yan po mga dahilan na yan ay base po sa aking obserbasyon sa tagal ko po na naging coordinator sa ngayon, no? Okay? So hanggang dito na lang siguro mga ka-dicer at maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta sa panonood sa ating YouTube channel. Pakipollow nyo naman po ako. Ngayon lang po ako magsasabi sa aking Facebook page. Ayan, dalawa po yan. Isang Erwin the Gift at isang Coordinators Vlog. Doon po sa Coordinators, lahat po ng
content po natin dyan ay may kinalaman sa merchandiser or supermarket. Dyan naman po sa Erwin Dagip ay sa mga personal na ginagawa ko at iba't iba't variety content na. Okay? So maraming maraming salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!